A Catholic Pope consenting to the use of condom, the internet action superstar, and ladies wanting to have fun, that and more. A Couple by an LA starts right now. Week, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Janelle So, and last week on the show, we talked about People Magazine's choice of sexiest man alive, and that is Ryan Reynolds. In the Philippines, Uno Magazine's Man of the Year. Napakarami pong pagpipilian. Ding Dong Dante, Sam Milby, Derek Ramsey, Piolo Pascual, but they did not make it. Guess who made it? You know what? He's gonna be joining us today on the show. Abangan niyo po yan. Pero bago ang lahat, umaati ka pong balitaktakan ngayong hapon sa ating mga balita. Joining us from their newsroom in Glendale, magandang hapon sa'yo, Ronnie Ligo, Editor-in-Chief of Midweek and Weekend Balita. Magandang hapon sa'yo, Janelle, at sa lahat po ng nanonood ng Kababayan LA. Alright, nakakagulat na balita, Ronnie, the Pope in Vatican, sumasang-ayon na siya sa paggamit ng kondom. Oo nga, no? Napaka-revolutionary nito. However, mukhang sa ating bayan naman, ano, kung saan meron yung tinatawag na controversial bill, now pending in Congress, yung tinatawag nating reproductive health bill, yung ating Catholic Bishops Conference, yata mukhang hindi pa sumasang-ayon. Kahit na a few days ago, nabanggit mo na nga, in-announce na nga ni Pope na mukhang meron namang yatang rationale ang paggamit ng ang condom sa pag-prevent ng spread ng AIDS. Okay, diseases like AIDS. Pope Benedict XVI saying na pwedeng gumamit ng condom to prevent diseases like AIDS. Bakit daw ayaw sumunod ng ating mga obispo sa Pilipinas? O kasi no, alam mo, matagal na yan sa ating bayan na lagi na lang yatang ang ating mga presidente at mga leader natin sumasang-ayon sa, alam mo, ang ating Catholic hierarchy sa bayang Pilipinas, napakalakas niyan. Alalahanin natin na yung EDSA Revolution, kung hindi nangyayari yan, kung hindi tumawag si Cardinal Sin, no, ganun ka-powerful ang Catholic nation, ang Catholic hierarchy sa atin, mga 80% sa atin, mga Catholics. Pero hindi ibig sabihin nun, ang mga kababayan natin, nakikinig lagi dyan, ano, gaya ng paggamit ng condom at contraceptives, alam naman natin, marami rin gumagamit niyan, ano. Okay. Ito na nga, meron na nga talagang bill na pending sa Congress, marami pa rin mga sumasang-ayon at kumukontra na. Isa na sa mga kumukontra niya, mismo si Representative Manny Pacquiao. Oo nga, kumukontra sa RH bill. You know what, Ronnie, timing naman itong panibagong panawagan ni Pope Benedict, no, from the Vatican, dahil pinag-uusapan ngayon, pinagdedebatehan sa Pilipinas ang RH bill. In fact, an advocate has said na mas popish pa daw yung mga obispo natin sa Pilipinas kaysa kay Pope, kasi nga yung mga obispo sa Pilipinas ayaw sumunod. Pero hindi ba saklaw sila ng mga utos ni Pope Benedict from the Vatican? Oh, that's true. Catholic dogma, no? Of course, kung ano man ang sabihin ng Pope, ano, it's a matter of, I guess, na talagang sabihan ng mga cardinal sa ating bayan, ano? No, okay, ito na ang talagang stand ng Vatican. It is okay for people to use condoms as long as ang reason is to prevent the spread of disease of like AIDS. Okay. So, ang problema naman natin sa bayan ng Pilipinas, kasi nga meron din mga congressman na talagang ayaw sumunod. Right. Nabanggit na nga si Pacquiao at yung dating presidente, si Gloria Arroyo, na ngayon ay congressman sa Pampanga, at si Paranaque, congressman Roy Logole. Okay, definitely we're gonna need to talk about this at length another time, maybe here on the show as well, because sa sinasabi ni Pope, so does that mean pagka nagpe-premarital sex, gumamit ng condom, pwede na rin ba yon? Well, those are some of... isang malaking issue yan. Yes. Kasi sa ating bayan, bawal dapat ang premarital sex. Yes. Ano? Yan ang minilecture sa atin. For Catholics all over the world, bawal ang extramarital sex and premarital sex, of course. Meanwhile, Ronnie, moving on now, another hot topic in the Philippines ay yung Pilipinas kay ganda na ibinasura na ng Department of Tourism. Oo, kasi naman, yung ginawang website, ano, ang sinasabi ng Department of Tourism, kasi pinagawa nila ito sa isang advertising agency na libre daw, ano, libre daw ang paggawa nito, ano, Pilipinas kay ganda. Pero yung website na kinuha nila, yung domain name, beautifulfilipinas.com, sabi nila, it's one letter removed from another site
beautifulfilipina.info na tinatawag nilang pornographic site ng mga Filipino na nag-offer daw ng ganitong klaseng services. And experts are saying that this is so far, super way down, several notches below the different campaigns that we've had for Philippine tourism before, yung wow, more than the usual, and all that. Parang Pilipinas kay ganda, wala daw dating. And so they canned that obviously, gumastos na rin dyan ng Department of Tourism, so nasayang ang pera. That's true, no? Yes. Kasi yan naman ating bayan, ano? 3.3 million tourists lang dumarating sa atin. Yung mga kapitbahay natin, mga ibang bansa, mga 10 million, 15 million. Gusto talaga ng Department of Tourism magkaroon tayo ng magandang programa. However, hindi maganda itong propaganda na gagawin sana nila. Kaya yun na nga, binasura na nila itong programa na ito. Alright, and so many bloggers now giving suggestions to the Department of Tourism. We'll see what they will come up next. For now, Ronnie, maraming salamat sa paghatid mo ng impormasyon sa amin. And we are going to get more on Midweek and Weekend Balita also online? Oo, aming website, balita.com, napakaganda na po na aming balita.com. Meron po kami introduce dyan, yung video na kung saan ang mga kababayan natin at kung sino man at pwede mag-upload ng kanila mga videos po, libre po yan. Alright. In the next few weeks po. Thank you so much and more power to you, Ronnie Ligo. Maraming salamat po sa inyo. Internet action star at siya rin po ay ang Uno Magazine's Man of the Year in the Philippines. Sa dinami-dami po ng kalalakihan sa Pilipinas, siya lang ang nag-iisa. At makikilala natin susunod na sa Kababayan LA.